ang ating next guest to promote his latest single, Nagpapakatanga. Ayan, Michael Gucci. Ang sakit naman nun, di ba? Welcome, bakit, Michael. Bakit parang nung sinabi niyo yung title, parang tinamaan kayo bigla? Sabi niya, uy! Hey, Michael Gucci! Team mo na ang ating mga madam onliners. Yun, binabati ko ang mga Showtime onliners dyan. Maraming salamat sa nanonood ngayon. Ay, yun, andito uli ako. Maraming salamat sa Showtime onliners at andito uli ako. Welcome back, bagong Michael masakit, Gucci. Bagong masakit na song. Masakit na naman yun. Oh, yun masakit na naman. Nag-react na kaming lahat eh. Nung nabanggit mo tayo ito, nag-react kami. Ba't naman ganito? Ang agad. Para yun sa mga marurupok. Hindi marurupok. Rupok, ayan. Oh, pero ikaw naman, Michael Gucci, kamusta ka ngayon? How are you this 2021? 2021, sana maging okay na ang mundo. Yun lang hinihiling ko eh. Pero ako okay na ako, okay naman ako. Tsaka yung puso ko okay naman na. Okay. Sana all okay. Ano, o yun ang pahalaga. Sana all. Ayaw mag-usap, exit na ako. Pero to kwentuhan mo naman na kami o kwentuhan tayo about your musical yes. background. Sino nga ba si Michael bago pinasok ang music industry? Mm-mm. So yun, nag-start ako sa ano eh. Sa lasing lang ako noong mga panahon na yun. Kung makikita nyo yung video ko sa YouTube ko na-upload yung nag-start sa Binaliwala na song. Yun. Doon ako nag-start. Noong mga panahon na yun, di ko akalain na ang daming dadamay sa akin. Halos million yung views. Doon pa lang sa inuman session na nagigitara ako na ang kinakanta ko eh, Binaliwala. Doon ako nag-start. Ba't pag ako nalasing? Ba't ako pag nalasing, dinededma ako? Kasi ang hirap ko daw, bahala, ganun. Ba't pa no? May pagka-unfair to si, ano eh, si Michael eh. Alright. Pero doon nag-start. Doon nag-start yung... Doon nag-start. Aware ka ba na may nag-video sa'yo o talagang naka-setup yun to have someone hindi, video di, na? Hindi siya naka-setup eh. Biglaan na lang siyang video. Oh, kasi masakit, lang, ganun, masakit yung damdamin ko no. Kasi lasing na rin ako. Basag din ako noong time na yun. Kaya nagulat na lang ako na may video na nag-boom. Ayun. So alam niyo na guys. Kung gusto sa karamdaman, tagos yung emotion dun eh. Pag napanood nyo. Makapaglasing na lang talaga, after this. Yun niya. Kung gusto nyo. Alam niyo na guys kung ano yung sikreto. Oo nga. Mukhang magandang sikreto yan. Oo. Pero yung pag-iinom ng alak, hindi nakakaalis ng sakit sa puso. Tama. Tama. Well, ano lang yan, nakakaalis lang siya kasi kasama mo yung mga tropa mo. Ado kayo, masaya. Pero pag-uwi mo, nag-iisa ka na lang. Doon mo na mararamdaman na masakit pa rin. Kapit ka sa ano. Yes, kumapit ka sa mga kaibigan mo, sa family mo, kay God. Kung gusto mo nang kausap talaga. Yun naman talaga ang pinaka most important thing. So, yes. Ito lang ako. Kailan mo naman na-discover ang talent mo sa pagkanta? Nung naglasing siya. Actually, nung nasaktan talaga ako, dun ko na-realize na marunong pala akong kumanta. Kaya nung nag-boom na rin yung video. Pwede pala akong maging artist, ganun. Talagang binibigay ni God yung time sa tao eh. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa, ganun. Oh, alam mo bale, na kaya after nito, guys. After nito, mag-inuman na tayo, ha? Oo. Yun na nga. Kayo lang. Sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. Kung nasaktan ka man, ayun, diba? Nagasing ako, baka maging, lalabas na akin, mga kapatid. Meron ka palang secret. Nakakatulong sa lalamunan, eh. Pero ito, Michael Gucci, hilig mo talaga yung pagkanta, no? Pero sino yung musical influences mo? Local saka international? Sir, international, ano ba? Ano international? Wala akong masyadong ano eh. Sige. Siguro yung mga punk music. Mga Boys Like Girls, ganun. May Chemical Romance, mga emong music naman. Ay, oo. Yeah. Sakto. Ako nag-iinom, no? About sa local. Tama. Sa local naman. Saan ba? Sa local. Marami eh.
lahat ng local, parang minahal ko, talagang mahilig OPM, talaga ako makinig. Basta OPM. Basta OPM, makinig ng mga OPM, good sa akin eh. Ikaw ba, Michael Gucci? So, speaking of OPM, no, pero paano mo i-describe, okay, si ang kanta ni Michael Gucci, yung mga music mo, paano mo i-describe? Nananakit, ganun? Nananapak, yung mga nananapak na kanta. Parang gusto ko iparamdam sa tao kung kaya ko isabuhay lahat ng nangyayari. Mm. Lahat ng napagdaanan ko, kaya ko isabuhay at isulat para ipakinig sa inyong lahat, sa mga supporter ko. Yan. Mm-hmm. Kasi well, sequel siya okay. Binaliwala, tapos wala ka na. Tama. Ngayon yung pangatlo, nagpapakatanga. Oh, ano kaya yung pang-apat? Grabe, inaabangan ko na yung pang-apat na yan. Actually, meron na. Buo na siya. Alala ng palala. Ay, ano? Buo na. Pwede na bang banggitin? Pwede bang banggitin yung pang-apat o wag muna? Banggitin ko yung ano yung title niya. Ang title niya, aanihin. Oh, di ba? Yun yung ano yung time na nakipagbalikan na siya kung kailan akong naging masaya. Yan ang nagsusulat ng kwento. Ano totoong nangyayari yun sa'yo, Michael Duque? Yan lang. Kailan matay ka na, at saka ka babalikan. Totoong nangyayari ba ito? Totoo, true to life to. Lahat yung mga nasulat kong song, true to life. Hello. Kaya sa music video kong ginagawa ngayon, actually gagawa ako ngayon ng music video na nagpapakatanga. Medyo may pagka true to life. Grabe. Yung video. Grabe, no? Pero, sorry ah, sooner or later ba, makakarinig ba kami or makakakita ba kami ng song ni Michael Gucci na Happy naman? Kasi parang sa narinig ko sa tatlong songs, medyo malulungkot eh. I mean, may kirot lagi sa puso eh. Makakarinig ba kami in the near future ng medyo happy naman? Yes, meron. Kasi yun. darating na time na may in love na ako. Doon na siguro ma-feel na, ito na yun. So parang process pala ito ng simula nung break up, kung paano nag-cope up hanggang sa eventually magiging happy. Yes, tama. Yung mga timeline. Pero parang dinadala mo talaga yung mga listeners mo, no? Parang you're making them relate to you. Kaya alam mo yun, maganda. Parang lahat nung nadanasan ko, gusto ko ikuwento kung pumagitan ng kanta ko. So kapag pinakagan mo yung pangatlo niyang kanta, kailangan mong pakinggan yung pangalawa sa kauna para dapat huwag kang makinig ng pangalawang kanta pag di mo pa napapakinggan yung una and so on. Go on the journey. Parang kuwelo, kailangan talaga mo mapakinggan yung unang yes, pero ito ano naman ang aabangan ng iyong mga fans at supporters mo ngayong 2021? So yun, sa 2021, i-release ko yung music video ng Nagpapakatanga. Alam ko, maraming nag-request na to. At doon yung makakita kung paano ako naging tanga doon sa video na yun. Kaya sana support nyo ako. Yan lang. Oh, yes. Oo naman, syempre susuportahan ka ng yung mga fans. Pero ito, kwentuhan naman tayo about your latest single na Nagpapakatanga. Medyo Tungkol saan ba ang kantang ito? At sino ang sumulat? Siyempre, ayun. So, naisulat ko to eh. Naisulat ko siya sabay-sabay eh. Binaliwala, wala ka na, nagpapakatanga. So, yung kwento ng nagpapakatanga, dito na ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko pagka tumatawag siya. Kahit ilang months na kaming nagkahiwalay, pero once na tumawag siya, andun pa rin yung tibok ng puso ko sa kanya. Aligaga ka, sagutin agad, ganun. Oo, ganun na nga. Di ba ka parang hindi ka pa nakaka-move on fully? Yun, diba? Yun na nga. Yun siya pa rin ang gusto mo, parang ganun. Uy! Malalaman mo lang natanga ka pag sinabihan ka na ng mga tropa mo na, bro, bakit pinipilit mo pa yung sarili mo eh? Meron na nga siyang iba, diba? Ilang araw na, ilang buwan na ang nakalipas yung breakup nyo, tapos di ka pa rin nakamove on. Tanga-tanga mo, oo, madaming iba dyan. Parang ganun. Feeling ko to si Michael, pag na in love to, todo-todo. Todo-todo tayo. Pero naniniwala ka ba sa 3-month rule, Michael? Hindi. Hindi? Todo siya magbali, 100% eh. Si Taguro din to eh.
Taguro eh. Taguro. Sanda porsyento binibigay. Yun na nga eh. Pero ito, Michael Ducci, na kwento mo nga kanina na sequel yung mga kanta mo. Pero syempre, may pagkakaiba yan. Yung pinaliwala, wala ka na, saka na, nagpapakatanga. Ano yung kaibahan nila sa sa bakita? Sa binaliwala, doon ko nakita na tag dito. Na meron na siya iba. Hmm. Kasi, akala ko nga huling awit na yun eh. Kasi sabi ko sa lyrics, eto nang huling awit na yung maririnig. Hindi ko akalaing makakabuo pa ako ng pangalawa. At yung ang title nun eh, yung Wala Ka Na. Sa Wala Ka Na, na-feel ko kasi na eto pala ako yung masakit. Yung mag-isa na lang ako. Darating yung araw na wala na siya. Wala na yung ganito, wala na yung almusal, nasa bahay, wala na yung tambay mode sa magagandang tanawin. Yeah. Kaya nabuo ko yung Wala Ka Na. Nasanay so, kang kasama siya. Nasanay yung kasama siya. Na. Okay. So ngayon, nasanay na ako. Hanggang sa may tumawag. Uy. Diba? At ngayon. Hindi ka ba bumalik? Okay na eh. Tawag-tawag ka na. Okay na ako eh. Diba? Kinakaya kasi hindi mo pa binlock. Kasi kasalanan mo din. Binlock mo dapat. Kaya ako eh. Dapat pala binlock ko na. Or, di ba? Tatry mo talagang wag sagutin. Di ba? Mm-hmm. Self-control. Eh, nagpapakatanga daw eh. So, biglang dinampot naman. Aligaga. Excited. Oo. Oh. But, okay but, guys. Sometimes magkikita mga ganun. So, may story talaga bawat kanta eh, no? Kumbaga faces ng pag-move on niya yung mga songs niya. Oo. Oh, oh,